Dante Marcoleta. Narinig na kita noon, pero hindi kita tayo kilala. Nung naintresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. Kung sakali man, God willing, kung ipagpala lang ng Diyos sa atin, kung masenador ka, ano pa ang madagdag mo sa pagka lawyer mo, at kung maging senador ka, what would be the meaningful legislation that you have in mind na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado? Ang unang-una po, Ginoong Pangulo, ay nakita ko po yung nailatag ninyong magagandang programa. Ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga iyon. Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong. Nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. GDP. Hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po noon sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa na pupunta sa ating bayan para dito magbukas ng maraming negosyo. At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa Makatid, napakarami po ninyong nagawa. At ang isa pa po, yung pundasyon ng ating pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa. Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunlad dito sa inaasahan nating pagunlad. At nakita ko rin po yung pagmamalasakit nyo, i-reforma ang ating lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ang droga at ilagay sa matatag na pundasyon ang ating bansa. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Gusto ko pong ipagpatuloy yun, Mr. President, at meron pa po akong nakita na kasi matagal na panahon po yung kuryente, yung pong presyo ng kuryente ay talagang mataas po. Hindi po natutupad yung layunin ng batas. Pagka 21 years ago, nakalagay po talaga affordable ang rates ng ating elektrisidad. Nalalaman ko po ang paraan kung paano sapagkat nandun din po sa provision ng batas. Problema lang, ang maraming kasamahan po natin sa Kongreso ay hindi naman po talaga nagsisikap na talagang ayusin yung dapat na ayusin. Nandun po yung mga provisions ng tinatawag nating ARCOA, ito po yung renewable, ito po yung mga yung aggregation po at saka yung retail energy. Nandun po yung kung paanong mabe-break up po yung
monopolistic market ng distributors ngayon into a contestable market. Yun po yung paraan para maibaba natin ang presyo ng kuryente. At yun nga pong problema ng ating sakahan, Mr. President. Napakaganda po ng mga batas natin, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maipatupad na mabuti sapagkat alam naman po ninyo, napakatindi rin po ng corruption sa bansa na gusto ko rin po sanang makatulong doon sa paraan na inyong nais mangyari. Alam ko pong pinagsikapan ninyo. At nakita ko po yung isang paraan, Mr. President, sapagkat sa matagal na panahon, kung mapapansin po ninyo, yung Commission on Audit, ang modality po nila ay post-audit. Ibig sabihin po, mag-audit sila pagkatapos na ng programa. Papasok sila pagkatapos na ng project. Mag-audit sila pagkatapos ng fiscal year. Samantalang kung titingnan po natin yung State Audit Code of the Philippines, ang sinasabi po niya roon ay preventive. Maging nasalig ang batas po natin, Mr. President, ay sinasabi, if the internal audit control of an agency is inadequate or weak, dapat po ay magsagawa ng special measures or pre-audit ang COA. Ang palagi pong minamatwid ng COA, Mr. President, kaya post-audit sila, sapagkat pag nag-pre-audit daw po sila, ay medyo babagal daw po ang pagpatupad ng ating mga infrastructure projects o namang programa. Ang sabi ko naman, ayan mo nang madelay ng konti. Ang importante po, masinop natin yung pera ng bayan. Kung makikita po natin, Mr. President, halos every year, at halos lahat po ng ehensya ng ating pamahalan, sangayon na rin sa ulit ng COA, ang dami pong anomalya. Pero palagi na lamang pong report, Mr. President. Wala naman pong nangyayari na malikom nila yung inulat nilang anomalya. Eh, sana po ang dapat na mangyari ay masino, ma-prevent. Sapagkat yun po yung sinasabi doon sa Section 33 ng State Audit Code of the Philippines. It should be preventive. Hindi po dapat post-audit, dapat pre-audit. Yan po yung mga iba't ibang nais kong ayusin sana. Ang Department of Education, Mr. President, maaring sa ngayon ay alam na rin po ninyo sapagkat meron po tayong isang batas na nagawa natin 25 years ago. Sinasabi po doon ng DepEd, hindi na siyang dapat gumawa ng libro. Ang dapat na gumawa ng libro, mga private sector publishers, in order for us to develop a national book development industry para makapag-export tayo. Ito po yung batas, Republic Act 1847, kung hindi po ako nagkakamali. Pero hanggang ngayon, Mr. President, 25 years na po ang batas na yan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin iwanan ng DepEd yung paggawa ng libro. Sa makatwid, sila po is in continuing contravention of the law itself. Kaya po, hindi maayos-ayos sapagkat sila mismo nilalabag nila yung batas. Siguro po, kung ako ang magkapalad po ako, ang palalakasin natin yung oversight function po talaga, yung totohanan at seryosong pagtingin at pag-aayos kung paano na-implement. Marami po tayong magandang batas, Mr. President, hindi lamang po talaga na ipatutupad ng maayos sapagkat kulang po tayo doon sa mga taong dedicated enough to look into these areas, Mr. President. Ako mismo isang Pilipino, gusto ko Marcoleta sa Senado. Yan ang sinasabi ko sa kung buboto kayo at maniwala kayo sa akin, ibuto ninyo kasi he would be an asset sa ating gobyerno, hindi lang sa Senado. At ang Pilipinas would be better, much better, if there are people working for the Republic of the Philippines.